Welcome, Idol! Nandito tayo ngayon sa show na pinamagatang Tony Tips! Bibigyan kita ng mga tips ngayon at pag-uusapan natin itong issue na to. Ano-ano ba dapat ang suotin para maiwasan ang pambabastos? Para maiwasan ang pambabastos, kailangan mong magsuot nito, lalo na kung malabo ang mga mata mo. Kailangan mong magsuot ng salamin. Para maiwasan ang pambabastos, kailangan mong magsuot ng salamin para naman makapagbasa ka ng maayos. Kasi kapag natuto kang magbasa, matututo kang maging edukado. At malalaman mo na ang edukadong tao ay hindi nang babastos base sa haba o ikli ng suot ng tao. Kasi Lods, nabasa ko yung post mo eh. Sabi mo, para hindi mabastos yung mga babae, kailangan nilang manamit gaya ni Maria Clara. Pero Lods, kung marunong ka magbasa at nabasa mo yung nobela ni Jose Rizal, yung ini-example mo, mababasa mo na si Maria Clara yung sinasabi mong nananamit ng maayos, eh ni-rape din mismo. At kilala mo kung sino nang rape? Pari pa, si Padre Damaso. Egol kami sa'yo Lods, hindi ka nagbabasa eh. Kaya naisip ko, siya, hayaan muna natin, baka kasi malabo lang yung mata, kaya hindi nakakapagbasa ng maayos. Kaya kung ako sa'yo, Lods, para maiwasan yung pambabastos, magsuot ka rin ng salamin. Gusto mo, samahan pa kita sa EO o sa kung anumang optical clinic dyan. Ang sabi mo, Lods, malinaw naman mata mo. Ito yung tip number 2 ko. Kung malinaw naman yung mata mo, baka di mo kailangan ng salamin, baka kailangan mo magsuot ng bagong pagtingin. Kasi Lods, yung pagtingin na daladala mo tungkol sa mundo at respeto, malamang sa malamang lumang-luma na yan. Baka minana mo pa yan sa titong lasengo, ng tatay na abusado, ng titong sugarol, ng tatay na abusado, ng lolo mo. Kasi Lods, kailangan mo rin minsan magbago ng worldview. At yung bagong pagtingin sa mundo ngayon, hindi na nasusukat yung respeto base sa ikli o haba ng tela na suot-suot ng tao. At maniwala ka sa hindi, Lods, no? Ang dami-daming tao na yung suot napakagagarbo pero mas masahol pa sa demonyo. Dito ka lang naman sa bansang to na makakakita ng buwayang nakabarong at mga magnanakaw na naka-Amerikana, diba? At gaya nga ng nangyari kay Maria Clara, sa panahong ito ay marami pa rin namumulestya, maski mga bata, ng mga tao na may hawak-hawak pang Biblia. Kaya sabi sa iyo, Lods, wala sa pananamit yan eh. Saka yung sabi mo, kapag mayroon nagsusuot ng maikli, kita na yung kaluluwa, buti pa nga yun may kaluluwa eh. Pero Lods, ito last na, kung hindi pa rin magbabago yung paningin mo, no? Siguro kailangan mo tong tip number 3. Ito yung dapat mong suotin para maiwasan yung pambabastos. Kailangan mo nang magsuot ng takip sa mata para di ka na nang babastos kasi wala ka nang nakikita. Kasi Lods, alam mo minsan mas may respeto pa yung mga bulag eh, no? Kaysa sa mga nakakakita. Diba? Natry mo na ba magpamasahe sa bulag? Yung mga bulag ang gagaling magmasahe. Alam nila kung paano kahawakan kasi hinahawakan kanila ng may respeto. Hinahawakan kanila kung paano kanila tititigan. Gusto nilang maramdaman na nandito sila. Para sa'yo, hindi para ipahamak ka. Kaya naman ito, Lods, last na talaga. Ito na yung tip number 4 ko. Kung ayaw mo magsuot ng salamin, ayaw mo magbasa, ayaw mo maging edukado, kung ayaw mo magsuot ng bagong pananaw sa mundo, kung ayaw mong magsuot ng pantakip sa mata mo, Lods, baka may kailangan kang hubarin. Tanggalin mo na lang yung mata mo, please. Maghubad ka na lang ng mata. Kasi nagsuko na ako eh. Wala talaga eh. Gusto mo talagang mambastos. Gusto mo talagang hinaharas yung mga tao, yung mga babae. Kahit sabihin nilang ayaw nila. Kahit sabihin nilang hindi nila ginusto yun. Nako Lods, naka magagawa sa'yo. Egol kami sa'yo. Ekis ka na. Wala eh. Kasi una, ayaw mo umintindi. Ayaw mo magbasa. Alam mo, kahit dictionary nga muna basahin mo para alam mo yung ibig sabihin ng hindi. At ayoko. No means no, diba? Ayoko means ayoko. At yung consent, Lods, alam mo ba yung consent? Consent yung tawag kapag pinapayagan kang gawin yung isang bagay. Pambabastos yung tawag kapag ginagawa sa'yo yung isang bagay na hindi ka naman payag. Gets mo ba? Kasi alam mo, Lods, niniwala ako eh. Yung taong hindi ka kayang respetuhin ng hubad, hindi ka rin kayang respetuhin kahit ano pang isuot mo.
Yun lang naman yung mga tips ko, Lods, no? So, eto na, tapos na. Tony Tips out! Ano, Lods? Musta, Lods? Ano, nagustuhan mo ba itong video natin, ha? Kung nagustuhan mo, syempre, like mo. Tapos, dun ka nung scroll ka konti. Click mo, kita mo yung subscribe. Click mo yun, ha? Para naman, ano, lumaki itong ano natin, komunidad natin. Tapos, ano, Lods? Kapag meron ka pang concern, comment mo lang. Meron kang tanong, comment mo lang. Pwede mo naman itong i-dislike kung ayaw mo, no? Pwede mo rin naman akong awain sa comment section. Pero sasagutin lang kita kapag feeling ko worthy opponent ka. Wow, may pag-anon, di ba? Kaya naman, Lods, ano, ito yung tinatawag kong series na Tony Tips kung saan nagbibigay ako ng iba't ibang tips, no? Kung meron kang gustong malaman, comment ka lang. Pero meron pa akong isang series, ha, yung Panagupix. Dito, guys, sa Panagupix, nagre-review ako ng, ano, mga kanta. Nagre-review ako ng mga kahit anong art form. Pero nire-review ko to habang nire-reverse engineer natin paano ba kita matuturoan magsulat through this material. Parang ganun lang yun, Lods. Simple-simple lang tayo rito. Chill-chill lang. Pero, Lods, kung interesado ka pa sa mga ginagawa ko, meron akong page sa Facebook. Search mo lang, Tony Panagu. Tapos, ayun, Lods, no? Kung natripan mo, share mo sa friends mo. Pakalat mo naman, please. Sana safe ka, ha? Sana nakakatulog ka pa ng maayos. Ikaw, Lods, ikaw lang na may naalala ko, eh. Bye!